guys. Mag-share lang ako sa inyo na experience ko about sa dog ko. Distemper survivor ang dog ko. Share ko rin sa inyo kung paano siya lumaban sa kanin distemper virus. Naisip ko gumawa ng video to para na rin sa mga dog owner around the world. Dahil nakikita ko sa Facebook at YouTube, marami pa rin nagsasuffer sa distemper virus. Mahirap sa isang dog owner ang magkaroon ng kanin distemper virus ang dog nila. Sobrang hirap. Nakakadurog ng puso. Guys, medyo matagal na rin yung treatment na nangyari sa dog ko, kaya gumawa ko ng sulat. Nilagay ko lahat ng mga nangyari sa kanya. Simula start hanggang sa pagaling. Let's begin. August 15, 2018. Mahaba ng buhok ng dog ko, kaya naisip namin magpagupit siya. Dahil yung buhok niya kumakalat na sa bahay namin. Ngayon, may 14 na aso dun sa pet groom. Walang vaccine yung aso ko. Kaya siguro dun nahawa yung aso ko. At wala pa akong alam sa distemper virus. After 2 weeks, yung dog ko nagkaroon ng may tumulong tubig sa ilong niya. Alas 3 ng madaling araw, nagising ako. Pinainom ko ng Yusef, kala ko okay na. Tapos, lumabas na yung mga sign ng distemper virus. Yung mata niya, namumula, nagmumuta, bumabahing, may kasamang sipon, hard pad, na nasa katawan. Sign na pala ng distemper virus. Wala talagang idea sa distemper virus. After noon, pumunta pa kami ng veterinarian clinic. October 3, the exact date, nagpa-shot kami ng 7-in-1 vaccine. Then, next week, October 10, 2018, papapa-vaccine sana kami ng another 7-in-1 vaccine shot. Hindi pumayag yung veterinarian doctor kasi 41 degrees Celsius ang body temperature ng dog ko. Ang binigay niya, antibiotic at vitamin B complex na injectable. At nagreseta rin siya ng Coamoxiclab. Good for 2 weeks. Hindi na monitor ng veterinarian doctor na nag-positive. Na-positive yung aso ko. Nakita naman niya na may muta. Yung ilong ng aso ko, puro kulangot, napapaligiran ng kulangot. After noon, nag-start na rin ako mag-feed sa kanya ng antibiotic. Pero yung dumating yung may nakita akong tumitibok sa ulo niya. Ang lakas. Tapos may mild seizure siya. Lumalabas na rin yung laway. Exact date ko nakita yun is October 13. The next day pumunta kami sa veterinarian clinic para pa-check bakit ganun. At nawawala na rin ng gana sa food at water si Cleo. Nangangamba kami bakit ganun. Wala akong idea. Ngayon, pagpunta namin dun sa veterinarian clinic, sabi ng doctor, pa-check natin
distemper kit. Sabi ko, sige dok, umokay kami. After 5 minutes, kumuha ng muta at kulangot, nilagay dun sa ano, distemper kit, positive, distemper virus nga. Ngayon, ang sabi ng veterinarian doctor, 3 weeks na lang itatagal ng aso mo. Nagulat ako at napaluwa, bakit ganun? Hindi naman namin alam kung saan nakuha yun. Ngayon, nagreseta siya ng Inosine Acedobin Dimepranol. Antiviral yun. Antiviral medicine para sa infected ng virus. Tapos, ascorbic acid, vitamin B complex. Yung antiviral medicine, 2 weeks lang yun ipapainom sa aso. Tapos stop na. Yun na nga. Natapos na nga yung pag-feed ng antiviral medicine October 28. Naisip ko, ano pang pwedeng ipainom sa dog ko? Yun na nga. Nag-search ako ng mga product na pwede. Ang una kong naisip sa pag-search is virgin coconut oil, fish oil, at hemp seed oil. Yung fish oil tsaka yung virgin coconut oil, good yun to protect the brain. Ito namang hemp seed oil, makapag-relax ng isip, brain ng aso mo, tsaka makatulog. At makastop rin ng seizure. Pero 39 days bago ako naka-order ng hemp seed oil. Matagal. Kasi ni-search ko pa yun sa internet. Pero yung seizure ng dog ko tuloy-tuloy. After 3 weeks na gamitan ng hemp seed oil sa pagpapainom ko sa kanya, nawala yung seizure. Maganda nga siya. Nare-relax yung aso ko. Ngayon, October 28, nag-start na rin ako mag-search ng mga iba pang herb plants na mas makakatulong sa dog ko. Ito na nga yung mga nahanap ko. Turmeric, ginger, garlic, ampale leaves, sambong leaves, neem tree, oregano leaves, sambong. Ulit, nalito ako eh. Garlic, turmeric, ginger, sambong leaves, malunggay leaves, oregano leaves, ampalaya leaves, neem tree. Yun na. Nag-start na ako gumawa ng herbal tea. Kumuha lang ako ng pot, nilagyan ko ng tubig kalahati. Nilagay ko lahat ng, inugasan ko muna lahat ng mga leaves. Nilagay ko dun. Turmeric, ginger, tsaka yung garlic. Sinatchat ko lang yun. Tapos sinintay kong kumulo. After nun, nilagyan ko ng brown sugar para matamis. Kasi yun ang gusto ng aso. Matamis yung lasa. Pero yung October 28 na rin yun, medyo nanginginig na yung aso ko. At nangihina. Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya o hindi. Ngayon, lahat binigay ko. Pagkatapos gumawa ng herbal tea, pinifeed ko yung dog ko ng 20 ml 5 times a day. Ang contains pala ng neem tree, garlic, turmeric, ampalaya leaves, oregano,
ribs ay antiviral, antibiotic, tsaka antibacterial. Maganda rin panlaban sa distemper virus. At yung malunggay naman, maganda yon para sa nutrients na nawawala sa kanya dahil wala kang gana. Yun ang makakatulong para bumalik yung sustansya sa katawan ng aso natin. Yung sambong leaves na naman, ang purpose nun is hindi siya madumi. Diarrhea, anti-diarrhea yun eh. At mas makaihi. Yun ang naging purpose ng sambong. Madalas makaihi ang dog ko. October 28, nanginginig na yung dog ko. After 1 week, nalumpo siya. Full paralyzed. Medyo mahirap yun kasi tuwing iihi siya, naliligo siya ng ihi niya. Pag dumi niya, ganun rin. Ililinis ko siya after niyang dumumi. Nag-therapy ako sa kanya na almost 1 month and 15 days. Walk therapy at massage therapy. Ano yun? Mahirap yun talaga. 3 times a day, 30 minutes per therapy. Naging maayos naman kasi after 1 month, yung front, yung harap na paa niya, nakaya na niyang mag-stand na walang support. Then, sumunod na yung paglakad niya ng maayos. After 1 month and 15 days, naging maayos na yung paglalakad niya. Bumalik sa normal. Mahirap mag-alaga ng asong paralyzed. Karamihan ang sinasabi dito sa amin, ano na lang, yung mercy killing. Kasi wala ng pag-asa eh. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang yung pag-therapy sa kanya. Yun nga, nag-successful yung ano, paglalakad niya. Mahirap pero masaya sa feeling ko kasi ako yung naghirap sa kanya. Lagi kang puyat. 3 linggo rin akong puyat. Sobra. Medyo nahirapan talaga ako. Buti na lang, wala akong trabaho. Yung nangyari yun. At tuloy ang pag-support ko sa kanya sa mga activity ng therapy tsaka walk therapy. Guys, ito nga pala yung dog ko, si Cleo. Canine distemper survivor siya. 1 year and 5 months na siyang nag-survive. Meron siyang head spasm or head tilt at head twitching dahil nga umabot sa utak yung virus. Kaya meron siyang ganun. Kung stage 1 na agapanan na namin, wala sanang mga sign na ganun. Pero maayos na siya. Malakas siyang kumain ng solid food. Malakas rin siyang uminom ng water. Playful na rin siya sa amin. At kapag mayroong mga nakitang mga taong hindi niya kilala at pusa, tinatahulan niya. At kapag nakita niya yung best friend niyang aso rin, lagi niyang pinupuntahan yun. Nakikipaglaro siya. At tingin ko, sa tingin ko, nakuha niya talaga yung virus dun sa
pet shop groom. Kasi dito sa lugar namin, lahat ng aso is healthy. Masasabi ko lang sa mga dog owner, mag-effort lang kayo at pagpuyatan nyo ang pagpapainom ng antibiotic. Kasi yun lang talaga ang tutulong sa dog nyo para maging maayos at mag-survive. Ikaw lang ang magiging sandigan ng aso nyo. Wala nang iba. Dalawa lang kayo. As of today guys, marami pa rin dog owner ang nagsasuffer sa kanin distemper virus na dudurog ang kanilang puso kapag nalaman nilang may kanin distemper virus ang dog nila. Paano ba mag-survive sa kanin distemper virus? Ang number one na dapat natin gawin is monitor natin ang condition ng dog natin. Lalo na kapag nawawala ang kanilang gana sa food and water. Di natin alam anong nangyayari sa katawan nila at mayroon silang nararamdang hindi maganda. Kaya dapat dali na kagad natin sa veterinarian clinic or sa public hospital ng mga animal. Number two, early treatment medication. Yun lang ang makakatulong sa dog natin para labanan ang kanin distemper virus. Antibiotic at vitamins. Ang antibiotic ang makakatulong sa dog natin para labanan ang virus. Ang vitamins naman para bumalik ang kanilang lakas. Ang antibiotic ang lalaban sa virus na nasa loob ng katawan ng aso natin. Kaya importante yon para labanan ang kanin distemper virus. Paano ba maiwasan ang kanin distemper virus? Kailangan natin ipavaccine ang ating aso. Yun lang. Yung updated na vaccine ngayon is 7-in-1. Yun ang pinavaccine ko sa aso ko ngayon. Pero kung wala talaga kayong pera, pang budget, pang veterinarian, meron naman kayong mahihinga ng tulong sa YouTube or Facebook, may maaasahan kayong tutulong sa inyo. At kailangan nyo lang maaga-agad na malaman kung positive ba ang aso nyo sa kanin distemper virus. Yung aso kong si Cleo, almost 2 months bago lumabas yung stage 2 ng kanin distemper virus. Medyo matagal, kaya dapat i-monitor nyo yung dog nyo. Yun lang ang makakatulong sa inyo para mag-survive sa kanin distemper virus. Guys, kaya siguro tumagal ng 2 buwan bago lumabas yung stage 2 ng kanin distemper virus kay Cleo. Dahil na rin sa pagpapainom ko sa kanya ng ascorbic acid with zinc syrup. Tingin ko, yun ang dahilan bakit tumagal ng 2 buwan bago lumabas yung sign ng distemper virus stage 2. Wala naman akong ibang pinapainom sa kanya kundi yun lang. Nag-start ako mag-feed kay Cleo ng ascorbic acid with zinc March 2018. Na-infected siya ng kanin distemper virus August 15, 2018. Bali March, April, May, June, July, August, almost 5 months bago lumabas yung stage 2 ng kanin distemper virus.
It means yung ascorbic acid with zinc ay nagpapalakas ng resistensya ng aso at sa murang halaga. 122 pesos lang, 250 ml, kahit na generic, very effective sa aso natin. Kaya dapat, bigyan natin ng pansin ang vitamins ng mga aso natin para lalong lumakas yung body resistant nila sa mga virus na papasok sa kanilang katawan. Basically, yung ngayon is may maintenance na mga vitamins pa rin akong finifeed sa kanya. Ano nga ba yun? Ascorbic acid with zinc, vitamin B complex, fish oil, yun lang. Advice ko naman sa mga dog owner, maging aware lang kayo at monitor nyo lagi ang dog nyo. Para kung sakaling tamaan sila ng canine distemper virus, alam nyo na ang gagawin. At dapat, number one talaga na gagawin is pumunta kayo sa veterinarian clinic or public hospital ng animal. Kasi sila lang makakatulong sa inyo para gumaling ang aso nyo. At yung irereseta ng veterinarian doctor nyo na antibiotic, yun rin ang pupuksa sa virus na nakakamatay sa aso. Dahil nakakadurog ng puso kapag nakikita nyo na ang aso nyo ay namamatay, masakit yun sa inyo, lalo na sa mga dog owner. Kung nagustuhan nyo ang video to, please like, share, comment, and don't forget to subscribe and hit the bell icon para updated kayo sa another video ang i-upload ko. Salamat!